na talakay natin ang tungkol sa mga apostoles, ang kanilang buhay, kamatayan at gawa, pati ang revelation sa pyramid ng Giza, ang pamilya ni Noah at ang dakilang baha, History of the Philippines, The Antioxidant at marami pang ibang mga videos. Kung hindi napanood ang unang mga kabanata, pwede itong balikan sa Brown Coffee Channel o dito rin mismo pagkatapos sa bandang huli. Nandito na naman tayo sa Brown Coffee Channel. Para sa hindi pa nag-subscribe, just click the subscribe button at pinutin ang bell para ma-notify sa mga susunod pang mga videos at mga series. Ang series na ito ay mapag-uusapan natin kung epektibo ba ang signs of the cross. Ito rin ay isang request na topic ko para masagot at ilarawan ang mga kwento at aral sa topic ng ito. Para sa mga nakikinig at nanonood at ito rin ay naglalaman ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa pag-unawa sa mga natural na tanong pang araw-araw. Sana sa nag-request at nakikinig may mapulot na insights at aral sa series na ito. Marahil marami na sa atin ang gumagawa sa Signs of the Cross. Ano nga ba ito at bakit maraming tao ang gumagawa nito? Sa paniniwala, kung dumadaan sa isang simbahan, mag-sign of the cross bilang paggalang sa Diyos at maaari rin itong isang panalangin bago magpatuloy sa isang biyahe at ginagawa din ito sa loob ng simbahan. At kung nagmamadali naman mag-sign of the cross kung napadaan sa simbahan at bakit ito minsan ginagawa kung nagmamadali. Sa Latin na salita, ito ay signum crucis. Ang ibig sabihin ay blessing oneself para mabindisyonan at mabiyayaan. Ito nga ang isang ibig sabihin, pero sa iba naman, ito ay isang panalangin, pananampalataya at paggalang sa Diyos. At ito ay ginagawa gamit ang iyong kanang kamay, paghawak sa noo at pagbanggit sa ngalan ng Ama sa ibabang gitna ng iyong dibdib, pagbanggit ng Anak at ang kaliwang balikat sa salitang banal at ang kanang balikat sa salitang Espiritu. Ito ay sa ngalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Masasabi natin na walang masama sa pagbanggit ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at paggawa ng Sign of the Cross bilang paggalang sa Panginoon. At kung ginagawa lang ito na parang ritual o minamadali at para ma-recognize na kasali sa isang simbahan o grupo, ito ay nagiging walang kabuluhan o walang silbi. Bakit ba nagsa-sign of the cross? Bakit ginagawa ang ritual na ito? Kung sa totoo, hindi ka naman naniniwala sa Panginoon ang paggawa sa sign of the cross, hindi ka maliligtas. Pero ang totoong relasyon mo at paniniwala mo sa Panginoon, dito ka maliligtas. Sabi nga dito sa John 3:16 hanggang 17, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao kundi upang iligtas sila ang sumasampalataya at may tamang relasyon sa Diyos, sila ay maliligtas, hindi sa paggawa ng mga ritual, pero sa tamang pananampalataya sa Diyos. Maaring gawin lahat ang mga ritual, pero paano nga ba ang kaligtasan? Dahil ang mga ritual, hindi ka nito ililigtas. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, dahil sa biyaya ng Diyos,
naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagpalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa ay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Mas mahalaga ang pakikipag-usap natin sa Diyos kaysa sa paggawa ng mga ritual. Maaring walang masama sa mga ritual at maaring ito ay mabubuting gawa. Sabi nga dito sa talata na ito, na naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagpalaki at maipagyabang ang sinuman. Ang signs of the cross, pwede mong gawin yan. Pero hindi natin masisigurado at masasabi na ikaw ay maliligtas o nasa mabuti kang kalagayan. Dito sa John 14 verse 6-7, ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang aking Ama, at ngayon ay nakikilala at nakikita niyo na siya." Sinabi ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Nakakasigurado pa na ipanalangin at tanggapin si Jesus sa ating puso na Diyos at tagapagligtas. Tamang-tama, mayroon din tayong related na videos para dito kung paano ito gawin. At dito rin sa Romans chapter 10 verse 9-12, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka ng buong puso at muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. At ang pangakong ito ay para sa lahat, dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi-Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat, at pinagpalan niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Mas mabuting manalangin na lang ng taus-pusong panalangin at tumawag sa Panginoon at hindi nakukuha ang biyaya at kaligtasan sa Panginoon sa paggawa ng sign of the cross. Pwedeng manalangin muna sa bahay bago magpatuloy sa pang-araw-araw. At ito rin ay totoo sa Book of Matthew chapter 6 verse 5-6. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung manalangin kayo, pumasok kayo sa iyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita sa ipinalangin at ginawa ninyo ng lihim ay magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ito ay nabanggit sa Book of Matthew. Para malaman po natin ang ilang mga kasagutan o pananaw, bisitahin natin at panoorin ang iba pang mga series sa channel na ito. Baka mayroon ka rin hindi makakalimutan na mga aral pagkatapos nito. Magpatuloy lang na makinig ng ilang mga sandali. Totoo nga ang nasabi, kahit na paulit-ulit kang nagsa-signs of the cross, pero wala ka namang ipinapanalangin
basta ginagawa mo lang yung signs of the cross, ano ang diringgin ng Panginoon? Malalaman din natin yan dito sa Matthew chapter 15 verse 21 to 28 at ito ang sinasabi ng talatang ito. At ito rin ay kwento ng babaeng hindi Hudyo. Verse 21, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang Kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, "Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu." Pero sumagot si Jesus, kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Paalisin na po ang babaeng iyan, dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay." Sinabi ni Jesus sa babae, "Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw." Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Sinagot niya si Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, "Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso." Sumagot naman ang babae, "Tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng pananampalataya mo, mangyayari nga iyon sa hinihiling mo." At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Dito natin makikita at mababasa, dahil sa matinding pananampalataya ng babae, gumaling ang kanyang anak na pinahihirapan ng masamang demonyo at espiritu. Sumunod siya at lumapit siya kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Napakalaki ang pananampalataya mo." Una, naniwala siyang si Jesus ay mapapagaling ang kanyang anak na babae. Hindi niya lang ito alam at sinabi, kundi sumunod nga siya sa yapak ni Jesus at sa kanyang mga turo. Ipagkatiwala natin ang ating pananampalataya kay Jesus mismo at hindi base sa ating naiisip na tama. At baka hindi ito ang sagot, kundi ito rin ay dating itinuro na sa atin at hindi natin ito pinag-aralan at tinanggap na lang, at hindi rin nakasulat sa Biblia ang signs of the cross na dapat gawin ng isang individual o isang tao kapag nasa simbahan siya. At para sa mga kasagutan, pwedeng konsultahin ang Biblia, Basic Instruction for Daily Living. At dito muna tayo magtatapos sa series na ito. Para sa karagdagang kaalaman, mayroong available na ibang videos na pwedeng balikan na maaring magbigay kasagutan o kaalaman sa mga natural na mga tanong. Bisitahin ang ibang mga videos, series at kabanata, at sana may natutunan sa series na ito. Kung may reaction o comment, pwedeng isulat sa comment section. Gandang umaga sa ating lahat.